When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Hello, ito po si Janessa Mini TV. Sa ngayon po ay mag-share tayo ng isang klaseng ulam. Ito po yung sinigang na hipon. Yung hipon na ito ay yung gambas. Ito po ang aking mga ingredients. Ito po yung spinach. Ito po binabad ko ng 30 minutes ng malamig na tubig. May asin po tayo. Ito po yung gambas, mga 15 na piraso. Dalawa lang kanina kayo. So, ito rin po yung dalawang kamatis. Nahiwa na po. At saka yung puting sibuyas. At saka kahaluan po po ng sinigang mix. So, simple lang po ito. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po gagawa ng isang klaseng sinigang na napaka-simple. Hindi po masabog. Kundi, yan lang po ang mga Ricardos. So, simulan na hon natin ang pagluluto ng gambas na sinigang. Start it na po. Let's start it. Stay tuned, guys. Salamat. So, una, maglalagay muna tayo ng tubig. Kahit mga 5 minutes para po ninyo maluto siya. So, ayan. Nakulo na po. Isunod na po natin ang gambas. Ito na po yung gambas. Madali lang po maluto yung hipon, yung gambas. Haluan ko na rin po ng sinigang mix. Simple lang po yung sinigang kasi ang hirap magpaghanap ng okra dahil hindi naman kumakain ng okra yung asawa ko. Wala naman akong mahanap na kangkong. Kaya spinach na lang po ang hinalo ko. Halo ko. Siguro mga ano lang po ito. Kulang-kulang sa kutsara. Kasi nga, wala naman po tayong ibang sahog. So, simple sinigang lang po.
kasi ng asawa ko ng talong, ayaw niya ng opera. So, eh, spinach lang yung ihalo. Pagyan ko na rin siya ng asin. Ito lang po yung pagkain namin. Wala ko mga rice. Hindi ko kasi pag-rice. Madalang lang. Siguro magra-rice kami. So, antayin ko yung pumulo, matuho, kung anong lasa. Wow, ang sarap. Lagyan ko na rin siya ng asin. Pagkuho muna ulit, antayin natin na kumulo bago natin ilagay ang spinach. So, ayan po, nakulo na. Ilagay na namin ang spinach. Kasi po, pag naluto na yung spinach, ay uunti na yan. Tapos, pag ilagay ko yan, babalik na rin ko rin. Okay, ibabaw lang po natin. Hindi po pwedeng halo-haloin. Basta ganyan lang po yan, guys. Yan. Kala nyo, marami to, ha? Hindi po. Pag naluto na yung ispina, blanch lang natin yan. Hindi pwedeng halo-halo yan. Ganito po ang style ko magluto ng mga gulay-gulay na dahon.
another 3 minutes para po magbubuo siya. So, makulo na siya ulit. Mas lalo na nakulo na. I-stop ko na yung fire. So, after 3 minutes na nakulo, patayin na po natin ang apoy. Kasi nakulo na po. So, patayin na po. So, hindi ko na po tatapos. Tatanggalin ko na yung gulay. Ayoko po masyadong malambot yung gulay. Gusto rin at kalan yung mga marami. Pero kung hindi ko ayan guys, kakain na po kami. Dalawa lang po kami kakain. See? Yan. Yummy. So, kain na po tayo guys. Ayan guys, ready na po. Ready to eat na. Ito po ang aming simpleng lunch. Gulay at saka hipon lang po. Yummy! Yummy! Let's eat na po! Let's eat na po. Let's eat na po. Very yummy. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Maraming salamat.